Hi Super Moms! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, I'm Mommy KJ. Please don't forget to subscribe to my channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. And please don't forget to click the bell button para po ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. And so for today po, we will give an honest feedback about this wearable breast pump, S19. So sa mga mommies po na interested na malaman ang pros and cons, ang mga features na hindi dapat mag-miss about this pump, please keep on watching Super Moms! Meron po siyang seal, plastic seal. So, may two options kayo, Super Moms. Hindi namin i-check yung motor, wala na siyang warranty. So, mas mura po siya. So, kapag i-check namin yung motor, mabuksan namin to, wala na siyang seal, wala siyang plastic seal, may warranty po yun. So, mas mahal po yung may warranty. So, two options po para makapag-purchase nito, okay? So, ayan, pagbukas mong ganito, manual, may manual siya, may Type-C charging cord, meron siyang bra extender. Ayan, so, ayan, naka-plastic siya. So, yan lang po ang laman niya. So, now, we will talk about the pros and cons of this wearable breast pump. So, dun muna tayo sa pros. Designed as anti-backflow. So, meaning to say po, hindi dapat makakontaminate yung milk and at the same time, hindi mo nadadamage yung motor. So, aside sa 24mm silicone, yung flange niya, so, ibig sabihin silicone siya, so, good for elastic nips. Designed po to as 112 degrees wide angle. So, ang advantage po nun, mas naka-wrap siya dun sa breast, mas dikit po siya sa breast, and mas comfortable mag-pump. Dalawa lang po yung brand na ino-offer namin na ganito yung flange, na oval, at saka wide yung angle. Itong S19 and Fanti. So, kung hindi ka po yung sa S19, pwede mong itry si Fanti. So, another advantage of this wearable breast pump is that it has no valve na po. So, ito po design na walang valve. So, bakit po naging advantage yung walang valve? So, less pong hugasan. Yun. And, usually po kasi ang mga valves po pinapalitan every 2 to 3 weeks ng gamitan. So, pag napunit na po yung valves mo at saka pag hindi na po siya effective yung suction, so, ibig sabihin po may problem na sa valves. Lumawag yung valves or kaya may punit na. So, ang advantage nito, wala na po siyang valve. Another advantage of this pump, hindi siya bulky. So, papakita na lang namin yung separate video paano hindi nasabing bulky. Another pro of this wearable is that it has only 3 parts. So, 3 parts lang po ang huhugasan nyo. Yun. Ang advantage po ng S19, wala po siyang ceiling ring kasi usually po, yan. Kasi usually po mga mommies, ang mga wearable breast pump may ceiling ring po para hindi matanggal yung motor dun sa diaphragm. Ito po, wala siyang ceiling. So, hindi na po siya additional na pag nawala, bibili na naman kayo. So, additional cost po yun sa inyo. So, Type-C na po. Meaning, kapag Type-C po, fast charging na po siya. Yung mga pumps na walang safety cover, ito po, si S19 may safety cover siya. You are going to ask me if this can be used by mommies who are flat and inverted nipples. Wala po siyang mode to correct flat and inverted nipples. So, meron naman po kami ino-offer na brand para sa mga inverted and flat nipples. And that is Malugbati. So, the size of the collection cup is 150 ml. Isa po palang disadvantage nito ay wala po siyang cover dun sa spout mo. Na usually po, ang mga motor and cups designed for that specific brand. So, bihira lang po yung magiging compatible yung motor nitong brand doon sa cup set ng ibang brand. Again, mommies, know your nipple diameter po para hindi po masakit mag-pump, para comfortable po kayo mag-pump, and at the same time po, yung output na nakuha nyo ay right output po. So, what are the pump parts that need to be cleaned? So, basically po, lahat ng natatouch ng milk ay kailangan pong hugasan. So, yun ang madalas na tanong ng mga mommies. Lahat ng natatouch ng milk ay kailangan hugasan.
what to use when cleaning the parts of the breast pumps. Kung UV ba, kung steam, or kung warm water. Dito papasok super moms kung anong material made of yung parts ng breast pump. So kung silicone po, not advisable to use UV sterilizer kasi nagkakaroon po siya ng yellow discoloration. So para sa akin po, hindi problem ang magkaroon ng yellow discoloration kasi kailangan naman natin magpalit ng pump parts. So yung steam po, sobrang init na pwede siya makapag-deform. Usually nakakapag-deform po siya ng mga cups ng wearable breast pumps. Don't usually advise to use steam sterilizer kasi sobrang init niya. Sobrang taas ng temperature niya. Compared po with UV sterilizer, hindi po masyadong mataas yung temperature. Means na walang UV sterilizer or steam sterilizer, you can use warm soapy water, pero not really advisable din po. Kasi kailangan mo talaga sterilize yung pump parts. Mamamis po naghanap po ng UV sterilizer, ilalagay ko po yung link kung saan kayo pwede bumili ng affordable UV sterilizer. Yung sa pump, or kung gusto nyo makatipid, rent muna kayo ng mga wearable breast pumps or dual E pumps. So, lalagay ko na lang po, may available po kami for rent nito, ilalagay ko na lang po yung link kung saan kayo pwede makapag-rent itong S19. So, thank you Mami Leng of My Mami PH sa t-shirt. Ayan, gift to sa akin ni My Mami last December po, last Christmas. And halaga dito ay make milk, what's your superpower? So, sa mga gusto pong mag-avail ng ganito, message lang po si Mami Leng of My Mami PH. As I've mentioned earlier, meron siyang 3 parts. So, ito po yung 1, 2, 3. So, 3 parts. So, ngayon, how to assemble? Let's assemble it. So, ito po. Ito na po yung diaphragm niya. So, lagay niyo lang yung diaphragm dito. So, make sure po na lapat yung diaphragm saka yung mga pump parts para effective yung suction. So, yun lang naman po ang pag-troubleshoot kapag mahina yung suction o kaya wala talagang suction. So, hindi po pwede tayong magsabi na may sira agad yung motor. Check nyo muna po yung pump parts nyo. Ayan. Ito po, mas maganda na wala ng valve. Wala na siyang valve. So, usually kasi may problem yung mga valves ng mga wearable pumps. Minsan pagkalinis ng mga mommies, nasisira, napupunit nila. Sira nila yung valve. Hindi sila aware na napunit pala nila. So, mahina na yung suction. So, yun. Pero once na napalitan na yung valve, okay na naman ulit. So, yun. Ganun lang po mag-troubleshoot. Ayan. So, eto po, lapat na siya. Ayos po lahat. So, okay na po tayo. Okay? So, 3 parts lang po. So, lagay na natin yung motor. 3 parts lang yung hugasan. Ayan. So, yun. Ayan. So, check natin yung features ng motor. Ayan. So, ito yung motor niya. So, 2 modes po. 9 levels each. So, kung magtatanong po kayo kung may vibration, yes, meron po siyang micro-vibration. Not just long pulling suction. So, aside po sa pulling suction, may micro-vibration siya. So, hindi masyadong malakas yung vibration kasi micro lang. So, effective to for milk letdown. So, yun. Ayan, hindi siya nag-shift to expression mode after 2 minutes. So, sa mga mommies na naghahanap ng after 2 minutes, mag-shift na siya to expression mode from massage mode. So, hindi po siya. Tingnan ko, hindi talaga siya. So, memory function, yes, meron po. So, check na natin yung motor. On, long press. Ayan. Ito, nasa na tayo? Massage mode. So, ayan. Sige na. Pag nag-blink na to, ayan, pag ganyan nag-blink na, ibig sabihin, mataas ng level yun. So, level 9 na tayo. Ayan, nag-double blink, triple blinking. Okay? So, massage mode, then, expression mode. Ayan, yung expression mode. So, nag-blink na siya. So, pinaka sa level na yun.
Pansin niya yung tunog niya. Tahimik compared sa ibang wearable breast pump. So, siya na ang pinakatahimik. Tahimik yung motor niya. Just always remember, super moms, na ang pagpapump ay dapat na i-enjoy nyo at hindi masakit. At dapat comfortable kayo. So, know your flange size. So, kapag hindi swak yung flange size sa inyo, use flange inserts.